Magandang araw sa inyong mga kaluds, mga kamaster. Mayroon tayo ditong battery ng sasakyan. Tsaka may nabili tayo dito na ano, yung battery charger sa isang online. I-review natin to kung paano to i-operate. Tsaka etong battery, magdadagdag tayo ng ano dito, yung battery solution niya, kasi kalahati na lang ang laman ng battery solution niya. Lalagyan natin ng listed at saka hahaluan natin ng konting ano, yung half charge na battery solution. Ito yung listed natin na battery solution. Ito, bubuksan na natin to para lagyan natin ng battery solution ang loob nito. Ito, hindi kailangan na ano, maraming laman. Parang dito lang ang kanyang level na nadami ng battery solution. Umbisan natin ng paglagay. Konti-konti lang. Tsaka dito at ito lalagyan natin. Sisilipin natin kung gaano kadami ang ilalagay natin at tatansyahin natin na sakto lang siya, hindi sa sobra sa dami ng battery solution na ilalagay natin. Yan, lalagyan natin yan. Konti-konti, lipat na naman natin sa kabila. Sa kabila na naman. Kailangan paglagay dandahan lang para hindi ka matalsikan ng battery solution. Makatik kasi sa katawan yan pag na nagampian ka ng battery solution. Ito yung cord, isasaksak natin sa 220 outlet. Yan. Kung napapansin nyo, naka-off siya. Meron siyang ano, kalagay na car, truck, tsaka may EGM, motorcycle, tsaka may repair. Tsaka ito yung mood niya. Ito yung mood niya. Pag pinundot mo to, malilipat yung selector niya. Kasi yung i-charge natin pang sasakyan, kaya isiset natin dito sa car and truck. Ngayon, subukan naman natin na i-charge tong battery natin. Charge natin tong battery natin. Oops. Yan. Ito yung isa, ito yung negative. Ayan. Yung
na po, nagraran na yung monitor niya. Hop, select natin sa current battery. Ayan. Ito nasa ano na. Nasa car and truck. Sisimula ng mag-charge yan. Ito pala, kapag motorcycle yung baterya mo, dito mo itatapat sa motorcycle. Kung nagre-repair ka naman ng battery, yung bago mong ni-repair, dinagdagan mo ng naubos na yung battery solution, ilagyan mo ng bagong full charge, yung bagong ano mo na battery, yung bago mo bubuhayin mo yung battery, pwede ka dito sa ano, sa refer. Eto sa isang online ko na bilito, ewan ko lang kung magtatagal to siya o hindi. Hindi ko alam pa yung quality niya eh. Bago ko lang ito nabili. Kaya sinubukan ko ngayon. Ito pala yung battery charger na to. Ito yung touchscreen siya. Tsaka automatic off kapag puno na yung baterya na chinacharge mo. Pag papupuno na to, ito, itong charger na to, automatic off to. Hintayin natin to pag mapuno na ang chinacharge natin. Kung mapapansin nyo, nasa ano siya, 13.9 na kanyang voltage, tapos 6.4 amperes. Kaya eto, aabakan na lang natin kung kailan mapupuno siya. Kung napapansin mo, eto dito sa kabila, sa gilid, may percentage siya kung ilang percents na yung na-charge ng baterya mo. Eto, na-charge na siya ng 40%. Nasa 40% na siya ang charging niya. Tignan natin ulit kung ilang percentage na ba yung na-charge ng baterya natin. Nasa 60% na, tsaka yung voltage niya ay nasa 14.4 tsaka 3.9 amperes. Malalaman mo to pag yung percentage niya 100% na, nag-automatic off yan, nakalagay sa screen, may nakalagay na off yan pag full charge na siya. Hindi na kasi tatanggap yung baterya natin na yung voltahe. Tsaka yun ang tinatawag na automatic cut off siya sa mga ganitong charger na ano, parang high tech na charger. Ayan mga loads, 3 hours later mga loads, hindi pa rin full charge yung ating baterya. Nag-umpisa tayo kaninang mga 2 PM, ngayon mga almost 5 PM na, mahigit. Hindi pa rin siya full charge yung baterya natin. Kayo na yung maghusga mga kaloads kung gusto nyo bang bumili nitong
klaseng battery charger na to. Pero para sa akin, okay naman. Okay na din siya. Kung i-rate ko siya, mga nasa 7 out of 10. Kasi eto, nagustuhan ko, maliit siya. Pero nakaka-charge siya ng baterya ng sasakyan.